Guys, andito na naman ako mag-share. Dal-dal ko ba? Dal-dal ko ba? Ganito lang guys. Bakit kailangan natin maging independent sa sarili natin? Number one yan guys, na role sa sarili mo. Kung bakit kailangan mong maging independent sa sarili mo at kailangan mong tumayong mag-isa na hindi ka nakadepende sa isang tao na yun ang nagpapaligaya sa'yo. Bakit guys? Ganito lang yun. Kung gusto mong maging matatag, magiging successful sa buhay mo, kailangan mong tumayo mag-isa at sumubok at lumaban sa problemang mag-isa na wala kang kasama. Kung nasubukan mo na yun, kaya mo nang tumayo mag-isa na kahit wala kang kasama, hindi ka takot mag-isa. Magiging matatag ka sa lahat ng hamon ng buhay mo, magiging matatag ka sa lahat ng problema, kahit nawala sila, kayang-kaya mong humarap mag-isa. Guys, hindi lahat ng tao, kaibigan, magulang, kapatid, anak, nandyan sa tabi mo. Kaya kailangan mong tumayong mag-isa para sa sarili mong laban, kaya mong lumaban na kahit wala kang kasama. Kasi, pag hindi mo kaya tumayong mag-isa, kunting problema lang guys, down ka na. Kunting problema lang down ka na. Kasi bakit? Kasi, dinedepende mo yung sarili sa iba na pag nagkaroon ka ng problema, may mapupuntahan ka. E paano na yung tao wala dyan lagi sa, wala dyan sa tabi mo, yung inaasahan mo lagi, paano pag wala siya, may problema din. So paano ka? So kaya kailangan yung tumayong mag-isa na kahit wala sila, kaya mo tumayong mag-isa at tumarap sa problema na mag-isa. At dun guys, matutunan mong magiging matatag, hindi ka basta-basta madadown pag may problema ka. Kung kahit gano'n kalaki yung problema mo, hindi ka basta-basta madadown. Kasi kaya mo na. So yun lang guys, kaya kailangan nating maging independent, lalo na sa tulad ko na single parent, mag-isa lang, walang, pero sanay naman ako. Kaya nga nagiging matatag ako kasi nagiging independent ako simula nung 23 yung edad ko, at ilang taon ako ngayon, magpasa sa kalendar. Kaya kahit anong problema siguro na dumating sa buhay ko, kaya ko siyang harapin na mag-isa. Kasi ganun nga guys, kailangan nyo maging independent, matatag. At huwag nyo idepende sa isang tao yung kaligayahan nyo. Kasi kung nawala yung taong naging sentro ng buhay nyo at nagiging mundo nyo, hindi nyo kaya harapin yung problema mag-isa. Kasi nakadepende ka sa isang tao. Kaya kailangan mong maging masaya na kahit ikaw lang mag-isa, kailangan mong maging matatag at tumarap sa problema na mag-isa. At doon guys, matutunan mong humarap ng mag-isa na kahit wala kang kasama, at kaya mong lumutas ng problema na mag-isa. So hindi mo na kailangan ng isang tao na maghahaligi sa buhay mo. Kaya kahit anong problema tumating sa buhay mo, ang dal-dal ko, kaya mo na. So yan lang masishare ko guys. Kaya sa mga pagsubok, nagiging matatag ako sa lahat ng hamon ng buhay. Hindi na ako takot. At isa lang din guys yung kailangan natin. Kailangan din may ano tayo, may pananalig sa Diyos. Sa Diyos. Sa Panginoon, may pananalig tayo. At gagabayan niya tayo kahit tayo lang mag-isa, kahit ikaw lang mag-isa, hindi kanya pababayaan. Basta may pananalig ka at may tiwala sa kanya. Yun lang guys. Yun ang nakakatulong talaga sa akin. Kung may pananalig sa Panginoon. Although hindi man ako ninyo nakikita lagi nagsisimba. Pero deep inside, naniniwala talaga ako kanya. So, yun lang guys. Sana may nakuha kayong harap. At sana share ko, sana na-encourage ko kayo. May gusto kong mag-encourage ng tao. Dahil madami kaya ang madaling ma-hopeless at saka ma-weak pag nagkaroon ng problema. Guys, laban lang kayo at kailangan yung tumayo mag-isa. Huwag kayong magpadala sa problema kasi hindi naman yan lagi nandyan sa buhay mo at sa tabi mo yung problema. Umaalis din yan, pagsubok lang yan, hindi yan magtatagal.